game, first professional game na makikita natin sa MPL, including the Project Next patch as we head into game number 2. Uh-huh. Question is, kaya ba ng brand esports na ibalik? I mean, it's obvious na isang brand na pinakamalakas, pero kaya ba nila din na gawin tong manalo dito sa game ito particularly. So, EXP lane bottom. As we can see, nandun pa rin si Carl Tizzy. Yep. Si Heath, ginagawa rin yung katulad na ginagawa niya kanina. Parang may ibang plano tong si Heath. Hindi ko alam. Nagsimula siya sa bot. Yep. Tapos, umakit siya. He's, ano ba, bodyguard ba ginagawa niya ngayon? Or? Sabi ko nga sa'yo, gahanap ng jungler. Yun yung task niya kasi, oh, man. Yun task, kasi, yung task niya. Ang task dito ni Heath, hanapin yung jungle. Oo. Oh. It doesn't really care. Pwede, by the way, ito, yung bagong alert ng mga minions natin yan means na pag magpakita ka lang once, kahit di ka matake, ay habulin ka ng mga minions. Samantala, si Lusty, ito na yung Baksha that we know. Pero Haze outplays! Whoa! Outplays! Wala kay Haze! At si Few ngayon, nahatak pa ni Ruby. Dalawa agad ang nakuha ng Omega. Sabi niya, Jay-Z, ang gulo nyo. Ang gulo nyo? Kayo talaga? At trabaho ko na yan eh. Hayaan nyo na sa akin yan. And they showed that they can definitely pull off a counter invade just like that. And hindi man lang na takedown si Papi Haze on that Selena. Now, the Selena, the versatility, the movement of the Selena pick shows. And kita natin ngayon na si Heat is laban pa rin. Kaya pa rin lumaban kahit na hindi talaga siya nag-XP, hindi siya nag-lane. Interesting. We can see the Gillette instant replay now, Rockheart, as Lusty tried to go for this play pero si Haze talaga nag-outplay. Was really amazing. Ginamit nga na body block na way yung buff mismo, oh, diba? That was impressive. And I have to say na nasayang pa yung flicker ni Lusty doon, which napag-usapan naman natin, sobrang high priority ngayon ng mga cooldowns na to. You need these skills para makapag-aggressive. Kasi, yun talaga, you need to win the early game fights. That's right. We can see FlapTZ is level 3, samantala si Curtis is level 4. Yun yung implications ng dalaway. Nasa solo, nasa XP lane na bang napatay dito si Baksha. Yung punishment mula sa Omega, sabi nila, ay, makulit ka. Hindi mo magagawa yung task ni Heath. Oo. Halimbawa si Heath naman, pumunta sa vents, paikot-ikot kung saan-saan. At nagbabato pa ng kalaban, Carl Tizzy. Taken very low, si Hajizi malapit na din. Goes for the attack. At nahuli pa yung pangalawang kill doon. At Selena in there. At syempre si Hajizi is having a swell time here. It seems like lahat ng ating... lahat ng mga bagay na ginagawa ng Brand Esports na bago, ang sabi ng Omega, anong new normal? Normal lang ngayon. Normal lang. Oo. So siguro ang difference is yung mga off lanes na nakita natin na nasa EXP lane. Stay lane sila. Hindi yung mga talaga umaalis. Stay lane. Oo. Right? Kasi first 3 minutes, what you need to do is to stay in there. At yung Brand Esports, dahil paikot-ikot sila, ang napapansin ko dito, nalulugi sila sa EXP at sa That's gold. Right. And gano'n ka impactful to. I mean, imagine mo 9,400 sa early game. 3K gold at 3 minutes. How? Napakabilis. You know, Roger, you know, Ling, Rockheart, ano ang implications nito sa mga carries natin? That means yung early game sana ng Roger hindi na gano'n kasakit. Mm-hmm. At yung Ling, pabilis ng pabilis, late game na agad with the turtle buff pa ngayon. Rebo activating the ultimate sa likuran at maka-atakas because of that. Heath is also getting away. Napakagandang flicker using the walls. Ngayon, FlapTZ, tumama yung stun pero si Toshi nauna na sa flicker. Habang yan, ito na yung mga stay laners natin. Inubos, sakto sinulit lang yung plate. Totoo yun. Like, that's the all shield. The plates. Mm-hmm. So much gold will be going over to Curtis dahil doon. At kita nyo naman, he's level 6 right now and wala pang gumugulo sa kanya simula kanina. Yep. Nakakatakot yun. Kahit sabihin mong nerf ng Yuzhong, it's going to hurt. Yes. Yan yung nakikita kong problem sa mga heroes na umaalis dun sa kanilang lane. Specifically, sa first 3 minutes, dahil nga naman na nanakawan sila. Or at least na-abuse yung fact na meron mga shield na nagbibigay ng gold. Si Pew, taga-screen na lang. You know? Screen. Kasi sabi niya dito, kailangan kong protektahan dito si Carl Tizzy. Yep. May intindihan mo kung bakit. Kasi kailangan nila ng farm. Sobrang lugi na rin ng Brand Esports sa EXP dito. Ah. Kanina nakita natin sa mid, level 5, level 6, level 7 na yung Omega. Samantala yung Brand, parang 4 lang yung pinakamataas na level nila. Even 5 pala kay Carl Tizzy, pero outlier lang yun. At nakakuha na ng first gold deep, ng first turret ang Omega. Heath,
ay mapapatumba na dito na si Yuzong. Naparusahan din ang mga galaw ni... Oh, GC! He's gonna go here! At yun na nga, nag-Tempest of Blades sa uli pa yung backshot dito, sabay Mamba out. Ginamit na dito yung Sipa doon sa Yuzong, pero maunat yan. Napatay nila finally Yuzong, but the punishment is there. May spot na pa, yun na nga, pinulad na dito ni Ling. Ribo, masyado ng late. Paglaban, si Toshi, nampas na lang siya sa muka. May pana para sa Omega, but that's it. 9-2 para sa Omega. After that 2-for-1 trade-off, na lamang ang Omega. Classic na classic pa rin. Yung Selena, the effect ng Selena, kita mo naman yung stance, pag tumama lang, yun na lang ang kailangan niyang gawin. That's right. And everything is falling into place dahil dun para sa Omega. Now we are at 4,000 gold lead lang naman, so hindi ganun kalaki yung pag-gain. Pero still, kita mo naman, yung Yuzhong is going to be a 2v1. Lap TZ. Ay, sorry. Chou pala. Yep. Okay. Well, looks like sa turtle, ang ating laban dito sa gitna. We have to be careful. Tempest of Blades. Masyado yata maaga. Pero okay lang. Ito pa rin yung Omega. Makatakas dito si GC. Courtesy on the backlines. Tumakbo dito si Ribo. Pero nahabol na ni Yuzong Flicker. Para lang makatakbo. Courtesy yata. Tutulong kay Courtesy. Pero siya pa rin yung nasaktan. Yan na abo. That is gonna be a kill on the Yuzong. Finally, 3v1 yung nangyari doon. And Omega will lose one hero. Lusty. Tinatatagan lang ang sarili niya dito sa may gitna. Yep. And that's gonna be it for that clash. Brenny Sports finding one kill kay Courtesy na masyadong maasim. Yep, finally, di ba? Kailangan na kailangan ng Brenny Sports yun. I would say that's a very scrappy fight mula sa Omega na parang hindi sila sure kung i-go nila or hindi. And yep. Brenny Sports mas nagmukhang on form. Mm-hmm. So they look like they wanted to get the win. Pero ang problema doon is wala sa posisyon. I mean, hiwa-hiwala yung Omega. Hindi din sila makadeside kung sinong target ang unay nila kasi sama-sama sila. Ito na naman, the task ng ating boss. Masyado siyang late. Nahuli siya nito ni Courtesy. Nevertheless, Heath ay manggugulo lang. Bising-busy lang. By the way, guys, ha, hindi lahat ng jungle creeps ay kumukunat. Yung mga buffs lang particularly. Exactly. Now, Turtle, kasi ha, GC nagsimula. Lasty, tumalon na lang dito. In comes the... Ooh! Oh, retribution ako ni Roger dito. Time is the Blaze. Masyado yata late for Sartis. Nalungan. Nakuha niya si Haze. At Selena down. May nahuli pa ang Johed. Amit yung Kagura. Yun niya overturned. Courtesy, si gumakat nga at napatay na rin yung Yuzong. All of a sudden, Brenny Sports nakakuha na tatlo. Snowballing dun sa gitna. Ruby will go down. At nakakuha pa ng push. Ayan na. Lahat na. Tore, apat na kills. May kuha pang turtle. HGC will try to fight this. Pero Brenny Sports will just push. Oh my goodness. Gano'ng kaganda yung clash na yun. Napaganda. Mas may togetherness na yung Brenny Sports dun sa puntong yun. Confident na sila na lumaban. Panood nga si Gillette instant replay na over the turtle, nung nakuha ni Carl yung turtle buff, ayun na yung confidence ng Bren, bumalik na, going for targets one by one. At ang Omega naman, they're just trying to escape na lang sa puntong yun. I wanna say na Lusty played perfectly dun sa nangyari na yun. Without that, hindi nila mapapanalo. At Courtesy, hinuhuli sa likuran. At GC is there, the shutdown na nga dito yung Roger. Nakuha nila yung kill sa Roger. And there is Toshin. May nahatak pa sa likuran si Flap TZ. Sinipa na lang dito si Hajizi. Pero apuli pa rin siya. Double kill para sa Ling. Reboy trouble. Ginulungan na nga dito ni Kurt. Pero mukhang makakatakas pa rin dito si Alice. However, dalawang crucial kills pala sa Omega. Mukhang makakapush sila dito sa gitna. Yup. Napakalaking bagay na mabuksan ng tower na to sa mid lane. Hit nandito pa rin nagbabodyguard duty. Nananakot lang sa Bren ng gugulo. At... ito naman si Toshi na sa likod ang tumitira na sa atake sa backline ng Bren Esports. I wonder kung ano na yung items dito ni Toshi kasi talagang hindi nakapag-region si Ribo doon. Perhaps because of mga Deadly Blade or Sea Halberd or casual Deadly Blade lang. Mm-hmm. At so it seems wala man lang ganun. Well, or am I mistaken? May durance na rin para si Selena na, dito. So that's it. Kaya hindi naman din ganun nakakunat dito si Ribo. Kamusta ang late game para sa Bren Esports dito, Rockheart? Kasi, syempre, Lord na tayo. Mm-hmm. Papunta na sa early game, sa late game talaga. Can we see a comeback for Bren Esports by the composition of their heroes? Yep, sa totoo lang, I mean, we keep saying that itong Roger nito late for early game hero to. Pero kaya din eh. They have the capabilities to scale. Kagura plus, syempre, yung Alice. They have the scaling capabilities pa rin for the burst. Pero, look at Omega right now. Ribo's down. Sa magandang pick-off na naman, mukhang nahihirapan ng Alice ni Ribo dito dahil nga naman ang baba ng level niya. He's just level 9. Kumpara sa mga cores ng Omega na 13, 10, and 11, nakikita natin yung difference ng kanyang lakas. And si Few ay mapaforce din dito sa mid. You have to be always careful dun sa kanilang mga pana na nandyan.
Lasty, nag-scout dito. Well, actually, spot on majority of Omega. Flatizzi, sumipa. Nakasunabanish pa siya. Unstoppable na siling. And mahuhuli pa nila dito si Lasty Flicker palayo. Pero hindi makakatakas from this Ling. At nakita natin, Omega nakuha na naman ng dalawang kills. Going for the Lord this time. Yep, mukhang nabalik din ng Omega yung na-swing na, na-experience pabalik ng Brent. So, right now, itong Lord na to, napaka-critical because that will mean that a lot more towers will go over to Omega pag nakuha nila to. Yeah. So, it's going to be secured, absolutely. Wala nang contest-contest na magaganap. Si Carl talagang, okay, he's getting ready. Mm-hmm. Mag-ready na lang para sa magiging susunod na laban. Kunin ko lang yung buff. Tapos, Let's just fight, mame. Naku po, tumama yung paano dito kay Ribbon. Nakapag-ulti pero walang magagawa. Sabi na kill. Meron po, pesa pa rin sila dito. Brandy Sports, in fairness, nadepensahan pa rin yung kanilang mid turret. That's the first, or tinatawag na natin the outer turret. Na yung buff naman yung kanilang pinagnanakawan dito. Lasty, gonna be in trouble. Hit sa likuran para kay Carl Teezy. Nag-hubble dito yung joint pero siya pa yung nasipa. At dahil dyan magpapunish ka dito yung brand ng Brandy Sports ng Omega. Or will it be the case? Kasi si Lasty naman ang kapalit. 1-for-1 palitan kaliwa ng mga tanks dito. Hapag siya GC. Segway sa top, nakakuha ng kill. Lumalaban yata ang Bren. Wala nga lang silang sipa at may Tempest of Blades. Kaya makakatakas dito ang ating Ling. And Bren Esports will lose more. Nasa magandang aggressive maneuver ng Omega doon. Yeah, I think ready naman ang Omega na mawala si Heat eh. Ready sila na wag napamigay na lang yung buhay ni Heat. As long as nakuha nila yung tower, like nakita nyo naman, madami silang gold na nakuha dahil doon. And this time around, nahuli pala, no! Nawala, naglaho si Pew dito Hayes. Sa Kagura na to. Sabi ni Hayes dito. Kaya, ang sarap pala ng Selena. Anong pakiramdam na ikaw yung tinamaan ng hero mo? At aggressive maneuver mula dito kay Curtizzi. Pang zone out lang. Samantala sila sinag-ulti sa may top lane. Flatizzi na pa-flicker. Nice pero kick. Nasipa. Kaya bang mapatay dito si LGC? Mukhang kulang. Nakapag-ulti pa. Tempest of Blades to get away. And the moves. Mahirap. Mukhang palos dito si LGC. Madulas na madulas. Lasty try to man fight this. Nakapag-regen pero napatay pa rin ni Yuzong. Ayan na yung late game. Execute mechanic. The late game indeed. Toshi, backline. Sobrang aggressive. Look at the regen. At ako po na push doon si Rebound. Ako po napakalambot ng ating Alice and they will take him down. Bren Esports. Few again. Sumi pa rin. Few is not gonna be able to survive. Tatlo. Samantala FlapTZ. Kung nakap lang at 2v5. Yep. All throughout. Feel good. TZ Nation. Kaya ito pa nila na, to. Ito na, TZ Nation. Ito na yun, di ba? Flap and Carl. Nah, try to see if they can defend. Pero mahirap na. It's a 2v5. Lamang na sa items. This should be it. Let's see if that's the case. Hit in trouble. Pero si Cartizzi. At yun na nga. Na-juggle na nga nila. They will take him down. Roger is down. Wala si Cartizzi. Sama mo na rin dito yung Joe. And the base will be next. Omega takes the 2-0. Brand Esports.